Hello guys! Huwag niyo po itong gagamitin or gagawin dahil wala po talagang ads na lalabas sa mga video ninyo sa in-stream ads. Isang makabuluhang topic na naman po ang ihatid ko sa inyo at alam ko po na marami ang makaka-relate dito at malaking tulong din po ito lalo na doon sa mga monetize na sa in-stream ads. At gusto ko lang pong tulungan ang follower na ito na nag-comment sa comment section ng isa sa mga post ko. Basahin po natin. Ito po ay galing kay Hill Limbon. Hayaan mo na sila, Lods. Ako nga hindi mo rin napapansin yung message ko. Pero ayos lang. Alam ko naman, Lods, na busy ka. Okay lang yon. Baka sa mga susunod na araw ay magawan mo ng tutorial na lang yung tanong ko sa'yo sa comment. At nag-message na rin ako sa iyo sa Messenger. Salamat, Lods. And then, na-curious po ako kung ano yung tanong niya or yung message niya sa akin. At sa case po na ito ni Sir Hill, ay agad ko pong binuksan ang message niya sa akin. Na ito pala ay napunta sa spam messages. At ito po ang problema niya. Hello, Lods. Pwedeng magpatulong. Ang problema ko po ay tungkol sa aking in-stream ads. Actually, na-invite po ako to set up last March 24. Pero bakit po walang ads na nakikita sa long-form videos ko hanggang ngayon? Baka po matulungan ninyo ako sa issue na ito. Salamat po, Lods. Isang malaking katanungan po yan kung bakit walang ads na lumalabas sa lahat ng video niya sa in-stream ads. Since monetized na po siya noong March 24. At pinanood ko nga po ang ilang video niya sa long form. At napatunayan ko nga po na wala po talagang ads na lumalabas. At nag-investigate po ako. Chinek ko po sinuri ang mga video na inupload niya. At napansin ko nga na ang mga video pala na ina-upload niya ay meron po nito. Na dapat po nating iwasan dahil wala po talagang ads na lalabas sa ganitong case. At wala din pong earnings na papasok. Tandaan po natin, pag walang ads, wala rin pong earnings. At eto nga po yung sinasabi ko, ang paid partnership. Eto pong paid partnership ay regarding sa branded content. Na itatag nyo ang any brand at dapat po ay may agreement kayo sa owner ng brand na gusto nyong itag. Wag na wag po kayo gagamit ito sa long form video ninyo. Dahil wala po talagang papasok na ads dyan, hindi po kayo kikita. At eto po ang resibo. Pasok po siya sa March 16 na update ng in-stream ads, na qualified views na lang po ang babayaran. At isa nga po sa factor that may disqualify a view from payout, at eto po yon, views on videos that are branded content. Sana po ay malinaw ito sa inyo. Huwag po kayong gumamit ng branded content or mag-tag ng any brand. Once na gumamit kayo ng paid partnership or yung branded content, ay automatic po na naka-off or naka-disabled ang ads sa settings ng kada video ninyo. Ito po yon, at kahit po i-on ninyo yan, ay babalik at babalik po sa pagka-off. Saan nga ba nakikita ang paid partnership? Dito po yan sa bago kayo mag-post. Nasa lower part po siya ng options. Huwag po kayo magtatag ng business partner. Lalo at wala naman po kayo agreement sa kanila. At apektado po ang views, ads at earnings ninyo. Tandaan na once na ini-upload nyo na po ito ay hindi nyo na po ma-edit or matatanggal yung paid partnership. At after nga po magawa ni Sir Hill ang instructions ko, ay eto na po ang message niya sa akin. Hello Sir Mikoy Lods, isa na namang achievement yung nakuha mo po sa pag-tutorial dahil yung ipinayo niyo po sa akin ay ginawa ko at maganda po yung naging resulta. Pag nag-post po ako ng long form video sa in-stream ads, ay meron na po siyang ads. At ang sabi niya pa dito na hindi na siya naglalagay ng partnership sa videos na in- Grabe, kaya medyo ingat tayo. Mga kapatid, sa mga lahat ng ating kilos sa Facebook at saka sa Messenger, hindi rin po ganun kasi. Thank you po. Follow and share.